Ay, nung ako ay high school, ay lagi akong binubuli. Hindi ko alam kung bakit. Ay, siguro, naiingit lang sila sa akin, gandang lalaki. Yun nga lang, dati ako'y long hair. Ay, saka bubuli. Ayan, ang nangyari. Nakalmo ako. Ay, nakabuti naman. Ay, meron na akong kamukhang international celebrity. Ay, kilala ninyo iyon. Parang patidi patrol na pag natapos tong contest at number one. Ay, siya nga po pala, ako'y taga... ang probinsya nga pala ay Kwan. Sikat na sikat kami sa Lome. Parting Barako. Kuya, nakako na na yung staff. Pakilala ka na daw. Wala daw yan sa rehearsal, kuya. Patanggas! Ay, gayon lang iyon. Alam pa, Brito, yung kulay. Alam pa, Brito, yung kulay. Hindi na pag-usapan eh. Oo. Oh, oh. Maraming salamat, sir. May pa-life story. Oo, kineto niya. Sabi yung mga writer, wala yun na. Wala sa script. Naloka yung mga writer. Bakit wala daw yung kanina sa rehearsal niyo, kuya, ha? Ginanahan. O, nananawagan kami sa mga contestants. Alam namin gusto nyo magpa-discover, pero may time kasi kami ginahabot. Sadali lang. Si candidate number one, nagsasalita pa rin sa gilid. Hindi pa rin siya sa phone, sa life story niya. Sabi nyo, kinakausap niya si Jackie. Hinawakan niya pa si Jackie. Oh, sabi niya, teka lang, may trabaho pa ako. Feeling ko meron siyang gusto pong sabihin, hindi niya nasabi. Pero sige, bigyan po namin kayo ng chance mamaya ha. Opo, bibigyan po namin kayo ng kausap sa likod na. Teka, naguguluhan ako. Nabibigla ako, magbabasa pala ako. Si candidate number 4, ay sana hindi na lang sumali. Ba, hindi! Ay, sorry. Asali siya talaga. Si candidate number 4 ay isang packer. Ano? Packer. Nagpapak siya ng Halloween, Easter at Christmas decorations. Isa siyang packer. Madami din siyang racket tulad ng pagka-clown, pagbabanda, at pagiging leader ng dance group. Ang dami niyang ginagawa. Kaya hindi nakakapagtaka, haggard siya. Eto na siya, Magda People. Candidate, number! Itsura dapat tinagpapahuli. Sumabay ka, oy. Oh. Diba? Titigan niya yung apat, diba? Ang random lang line-up. Ang ganda nga, eh. Hindi ko tayo lang, pero hindi mo nakita, eh. Ang layo niya kasi kito, sabi niyo. So, sa mga hurado, pasensya na ho. Ganyan talaga dito sa segment. Walang mechanics. Walang requirement kung sino gusto sumali. Wit talaga to, wit. Basta lalaki ka. Ganyan. Pwede dito. Iba-ibang karakter. Nakakatuwa. Palakpak ka naman natin. Yeah. Ang bilis ng paa ni number 4. Alam mong hold up. Eh. Hindi hold up. Bibilis sila kasi nagpapasa sila sa iskinite. Kaya ganyan. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Thank you so much, Ion. Number 1, papindot. Wapa! Sabay, kuya. Oo. Isabay mo, kuya, kasi mahuhuli ka. Huli ka niyan. Ulitin natin. Number 1. Wapa! Nakakatawa yung tunog. Parang may... may barado lang na nakalabas. Number 2. Wapa! Ay, heart trap din. Oo, wapa! Wapa! Iba. Sino ba yung kilala natin ganyan magsalita nung nagurado? Si ano, yung sa Bastardos? Joseph. Si Joseph Marco, ganyan magsalita. We're back! We're back! Ganda, oo. Si number 3, pindot. We're back! Number 4, huwag na nating check-in, hindi na makakasabi. Check natin! Susukat mo yung buzzer kasi sayang naman. Ah, sige. Number 4. Tignan ko na. Talo ka una. Papilisan nga to. Tapos nakuha mo pang mag-solid gold dancer bago ka pumindot ng wapak. Bruce Lee. Bruce Lee. Naman daw eh. Wawapak kung mukha mo dyan. Paunahan nga to. Nagkaganong ka pa na demonyo ka. Pag ikaw nahuli ah. Sa practice lang naman daw yun. Practice. Okay. Si number 1 kanina, di ba, sa profile niya, nagbebenta ka ng memorial plan. Dati. Naka-on na yan, ikaw na lang ang naka-off, kuya. Sige, meron po, meron. Dati. Dati. Dati.
Nakapagbenta ka naman ng memorial plan, may bumili naman. Ay, meron naman. Ah, so, magkano yung memorial plan na nabili sa'yo ni number 4? Ah, wala ka ba? Hindi ka ba ikaw nakakuha ng memorial? Hindi ko nakakuha sa kanya. Ah, hindi. Ay, libre na yan, libre na. Libre na ito? Oo, pag ito sa number 4, ibabalik mo lang to, tapos laglag mo sa ilog na to. Wala na memorial, memorial. Pagkabahala sa alam. Naitanong ko lang kay number 1, kayo po ba yung logo sa Monopoly? Yung laruan. Oo, yung board game. Oh, di ba? Hindi siya sumagot naman kasi wala silang Monopoly. Kahawig niyo lang po yung host ng Miss Universe. Kilala niyo po yun, sir? Ay, oo naman. Sino po yun? Ay, di si Steve Harvey. Oh, dahil dyan. Pasok ka na sa next round. Wala pa. Hindi pa yun yung unang tanong. Dinadaya nga natin para makapasok siya. Oo. Mahaba po ang istorya ng buhay nyo, no? Contestant number 1. Eh, siguro nga. Gayon na nangyari eh. Oo. Ang daming pangyayari sa buhay nyo. Nabitin nga siya, di ba? Nabitin. Ano po ba yung binabulong nyo dun kanina? Ay, wala. Nagkukuha lang ako. Kunyari lang iyo. Ano kunwari lang? Nagpa-practice po ba yan? Nagpa-practice na ako sa third round. Oh. Oh, third round na? Ibig sabihin, lalampasuhin nyo agad itong tatlo? Feeling nyo po, makakapasok po kayo hanggang third round? Ay, kailangang maniwala sa sarili. Tama. Diyos ko, kung sinabi niya nagpa-practice ako sa third round, si number 4 tumawa sa... Sabi, else bakit daw? Nagpa-practice siya para sa grand finals. Masyado? Sabi niya, wala pala ito. Third round grand finals ng datingan. Oo. Okay, si number 2. Hello po. Oo. Cum laude. Oo. Oo. Wapa! Paano ulit yun yung wapak mo? Paano yung tunog nun? Wapa! Wapa! Marami kang naging nobya sa eskwelahan? Not in a serious relationship po. Tignan mo, naloko pa pala to. Not in a serious relationship. Not in a serious relationship. Ano ibig sabihin nun? Niloko mo sila, niloko ka nila, laro-laro lang ang lahat? May times po na parang laro-laro lang. Just because po nag-aaral pa po, hindi po pwedeng... So pwede maglaro po pag nag-aaral? Just for fling lang po. Parang inspiration lang po. Crush. Pwedeng jowaan, pero yung light lang. Kasi yung iba, diba, career na career. Yung stress na stress sila sa buhay. Pag-ibig, nakalimutan na lahat na bahagi ng buhay, okay. Diba? Yun din yung nagiging mundo nila. So. Correct. At siya, alam niya ang priority niya, schooling. Kaya yes, graduate naman ng cum laude. Yes, po. Sa palagay mo ba, mapapakinabangan mo ang iyong mga naaral at natutunan dito sa competition na ito? Yes, siguro naman po. At that will be my edge. But kung makikita nyo naman po sa mga kalabang ko, meron naman po silang natatanging karanasan sa buhay hindi nila. Hindi lahat. May isa dyan, wala talaga. Sino dyan? Sino ba dyan tinutukoy mo? Ay, sorry. Hindi. Okay. Oh, continue. Kung okay, makikita nyo naman si number 4, kita nyo naman sa itsura niya, madami na napagdaanan sa buhay. So, tingnan mo, pagod, di ba? Ang pagod na po. So, hindi lang pinagdaanan, ang tawag dyan, dagok. Maraming dagok ang kinuha ni number 4. Puro pagsubok. So, si number 3, kita nyo naman kanina, rapper. Mm. Di ba po? So, matatas po talaga yung utak nila when it comes to rhyming words. So, si number 1, madaming kwentong buhay nito. So, makikita mo na madami talagang alam sa buhay. Okay. Tare, pwede palang maging mag-tandem tong number 3 at saka number 4. Saan? Kasi si number 3, rapper. Oh, si number 4, packer. Oh, pwede. Ang bilis niyang pila dyan. Isang station lang. Magkasama yung rapper at packer. So, number 3, dahil isa kang rapper, aasahan ba namin sa mamaya sa pagsagot mo, ang mga sagot mo ay rhyming din, tapos mabilis din pagkakasalita? Depende po. Kasi mayroon po tayong mga words na minsan kailangan nating sagutin yung tanong nyo na hindi kailangang i-rhyme para hindi naman po magmukhang walay sa mga tao. Tama. Okay. Kunyari, i-describe mo si Ann Curtis sa pamamagitan ng ano, ng mga bars sa rap. Pwede ba naman? Nag-ano ka ba? Freestyle? Yes, sir, yes. Yes, sir! Na-sir ka! Wala sa tawag sinar mo? Na-sir ka! Tawang-tawa? Huwag mong anuhin! Hindi naman kasi nakakapikon yung kundi ka tumawa! Basta offend ka ba sa tawa niya? Oo! Okay lang naman yun eh. Tumawa, doon ako na-insulto. Pero Jay, nagsabi na si Ray, pangatlo eh. Visit ako sa'yo talaga. Huwag kang gumiti na gumiti sa akin, kitang-kita ko yung bakas ng Polydent. Baka ngiti ka, kala mo may Mr. Polydent na special award. May award! Okay, i-describe mo na si Anne, ma'am. Anne, teka lang, huwag kang tumititig kay Anne, parang may masama kang balak. Yung titig kay Anne, sabi niya, masayahin tao lang, ikaw naman oh.
Ipapablatter ka namin. Doon ka tumingin sa kamera! Tumitig ka sa kamera para yung mga naghahanap sa'yo noon pa malamang nandito ka. Tagal-tagal mo na napablatter, dito ka lang palang matatagpuan. Okay, number three. Yung kagandahan ni Ate Anne ay para bang bulaklak dun sa simbahan. Hindi pwedeng sabihin nila na wala siyang kagandahan kung may magsasabi niyan yun ay pawang kasinungalingan kasi ang tanging katotohanan kung kagandahan ang usapan labang na labang dyan si Ate Anne. Wow! Wow! Ang ganda! Oo, oh, sige, para kay Ate Vice mo naman. Si Sir Vice naman. Ayahan. Sir Vice. Sige, mag-react ka. Kukobrahin kita. Ba't siya pinagkikita mo? Ang bigat sa akin! Wala namang kinagawang masama, pero... May bigat? Matawa lang yung tao eh. Gigigilang sa mukha. Alam mo kung bakit? Bakit? Ex ko yan! Pinalikan ko ba yung kaibigan ko yan? Ang bigat doon, ganyan na nga lang, naloko ka. Ikaw ba niloko? Oo. Oh, pinagpalit ako sa mas... sa dentista. May pangangailangan. Ah, sige, go. Sir Vice. Huwag na ko siya, sir. Oh, si ma'am, si ma'am Vice. Ate Vice, dahil may Vice ka sa pangalan, ikaw yung segunda sa kagandahan ni Ate Anne. Walang pwedeng sumunod sa kanya. Na iba kundi ikaw lang. Kasi sabi ko kanina, siya na yung pinakamaganda. Ikaw yung pangalawa sa paningin kong gaganda rito sa ating lipunan. Kasi nandun yung pangalan mo sa ganda. Vice! Buisit na Vice, tatanggalin ko talaga yun. Nakakatawa yun. Oo, oh, wag mo lang anuin niya! Nakakatawa yun. Wala namang ginagawa sa'yo eh. Okay, simulan na natin ang laro. Oh, what about him? Kausapin mo muna si Paul. Sayang naman. Sino sa madlang people lang may interest malaman ang buhay niya? Ako na, madami! Ako na magtatanong. Oh. Ako na. Oh, sige, Paul. Ikaw ba ay nagmahal na sa halaman? Hindi pa, pero marami nagmamahal sa akin. Oh! Oh, mga halaman dagat. May Vice, huwag mo na ikahiya na naging tayo. Sadali na. Paano mo napasagot si Vice? Hindi ko siya niligawan. Siya yung kusang lumapit sa akin. Sa'yo. Oh, bakit? Bakit? Nasa bahay pa, pero iniingatan ko yun. Ano yun? Polydent. Ngayon, magkaharap tayo. Ngayon mo sabi sa akin. Anong naging kasalanan ko para saktan mo ako ng ganun noon? Wala ka naging kasalanan sa akin, Mamie Vice. Alam mo naman, yung una pa lang. Mahal. Nagmamahal tayo. Ganyan kita na unang makita. Mahigpit na mahigpit ang yakap mo sa akin. Ayaw mo kong pakawalan. At ngayon ay sinasakal sa... Huwag mong sakali! Huwag mong sakali! Contest pa yan eh! Sabi niya kasi mahigpit na. Contestant natin yan! Sorry. Tama na. Tsaka na, huwag ka na lumalapit sa akin. Contest tayo. Pero mga makulit eh, no? Sabi niya, nice one. Naka-moment ako din. Ayas. Oo, okay, iba. Siya yung ma-appear sa'yo eh. Ang taray nung posisyon mo, hindi pantay, no, parang Araneta, big dome na. Baka ganun. Maganda design. Big dome, di ba? May curve eh, no? May curve. Smile ka na. Oh, yun know. Taray ng ngipin mo. Dati ka bang abrilata? Hindi. Parang bukasan ng sopis. Halika na. Kaya pa. Sakit na ng chest ko sa kakatawa. Pero nandito na ang chan mo. Tasa pa ng chan mo. O sige, para mahimas-mas ang ka. Kiss mo na si Ate. Okay na ako. Sige na, kaya mo siyang mahalin kahit siya ay just... Uy, sobra ako. Sugot ka agad ah. Ah, ito lang. Pikit ka, isipin mo sa Air One siya. At saka tandaan mo, Ann! Oh. Huwag ka nang umarte ngayon. Oh. Pag namatay ka, oh. Ito ang uubos sa bangkay mo sa ilalim. Oh. Gusto mo bang makiis si Ann? Misan lang mangyari sa buhay mo to. It's a privilege, ha? Oh, isipin mo na lang. Oh. Marco Gumabaw, yan. Napili ko lang niya. It's a privilege. Oh, sige. Oh, beso lang, ha? Okay lang, okay. Hindi. Napaka-swerte yung tao mo. Sadali na! Basahin mo yung labi mo. Hindi, gato lang. Para hindi ka mahirapan. Pagbebeso ka, ilabas mo yung pustiso mo. para mas pabor yun. Ah, di ba? Oh. Para mas pabor. Sadali. Double. Double ako ni Ann? Oo, ayaw mo. Double. Dito?
Oh, oh, double card okay lang. Dito? Oh. Ano to? Bakit? Diyos ko. Tiyagaan na lang to. Wow! Ay, namayuha ka na. Kung palang mukha mo. Ikaw pa talaga nagtiyaga, ah. Palang mukha mo. Uy, baklaman, namimili din. Alam mo, sino tuwan-tuwan at buha-palakpak pa? Si Ayon. Tolo kayo. Buha-palakpak pa lang. Ah, talaga? May taas ka pa ng kamay, Ayon, ha? Paano? Wow! Sa pagganito, hindi ka nagsiselos, ha? Umapalakpak pa eh. Akin na, mamesend sa akin picture mo, gagawin kong profile pic. Okay. Ano? May chance ka. May problema ka? May chance ka. May chance ka. Pwede mag- Go! Go for. Ganito kasi yun eh. Narating ko na yan eh. Halos ko, uwi-uwi ko lang na nakaraang buwan. Diyan ako nilamig. Alam niyo ba kung saan yan? Pakailan! Sa Alaska! Ganun yun! Kasi yan. Nagwapak po ba kayo? Oo, oo, oo. Sige pa. Ganito kasi yan. Nagwapak po ba kayo? Oo, oo, oo. Ay, ganito kasi yan. Nagwapak po ba kayo? Oo, oo. So, so, nagwapak na ako. Dito ka lang kasi, huwag ka lalapit dun. Nakakatawa yung mata ni sir. Nang laki kay Bong. Paano ulit, sir, yung lumaki mata mo, tapos sabi mo, nagwapak na ako? Paano ulit yun, sir? Eh, nagwapak na ako. Okay, yung sagot, sir, ilang taon ang bumubuo sa 525,600 minutes? Ganery kasi iyon. Alay, matagal iyon eh. Alay, lagpas pa rin naman ako roon. At iyon ay, nako, napag-aralan ko yata yun nung grade 1. Kaso absent ako. Alam nyo ga kung ano iyon? Ano? Ala, ay, iyon ay kuwan. Apat na taon. Gayon lang ako. Pinagod ka mo yun. Mali nga mo yun. Apat na taon eh. Apat na taon is mali ka doon. Oh, may chance ka too. Bumaba! Ilang taon na bumubuo sa 525,600 minutes? Ganito kasi yun. Numero siya. Bumubuo siya sa mga taon. Ilang taon bumubuo doon sa tanong. Pangatlo, isa siyang numero. Ay, inulit ko. Alam niyo ako ano yun? Ano? Anim na taon. Anim na taon is... Mali ka doon! 525,600 minutes. Ang tamang sagot ay apat na taon. Hindi! Charos na. Na-excited. Medyo nainip ka ba sa likod? Dahil medyo nahirapan siya sa mga sagot. Nakakainip po sila. Bagal, kala ko mag-overtime. Kala ko shopping na eh. Oh! Ang hihina, no? Ewan ko dyan, saan ba nag-aaral? Isa cum laude pa. Nahirapan eh, nahirapan siya. Baga mabilis ka daw kasi talaga. Sa palagay mo, anong lamang ng isang construction worker? Di ba ikaw yun yung construction? Ng isang construction worker sa isang cum laude. Karanasan po, kasi kami marami na kami pinagdaanan na bigat at pasakit. Katulad ng mga binubuhat namin, pero nararaos namin yung araw-araw. Kaya mas lamang kami dyan kasi mga mag-aaral lang yan eh. Nakatapos ng pag-aaral, pero hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa namin. Ganun mang kahirap yung ginagawa namin, pero alam namin na mas sasaladuhan kami ng taong bayan kung hindi kami magnanakaw. Sayang yung ibang may pinag-aralan, magnanakaw naman. Oh, Diyos ko, tama na. Ito na siya pinaglalaman. Simpre-simpre naman. Galit, yung, ang bigat-bigat naman ng paratang. May galit. Nag-aral naman siya ng maganda. Oh. Bakit ginanon mo siya? Ano ka? Pakong dedos? Hindi, ito ang tanong. Sa iyong palagay, ano ang dapat iwasang tatak ng shampoo? Hindi wala kailangan yung tanong siya, ano niya? Joke. Joke lang. Biro lang, sir. Okay lang. Okay lang. Kung ikaw ay papipiliin, ano ka? Lapis o bumbilya? Ba't ganun ba yung tanong? Naiiba-iba siya. Ikaw nga. Hindi, ito na po, sir. Sa iyong palagay, anong mas makintab? Wala, ginajudge, wala pa ako sinasabi. Ba't lang people tawa naman ng tawa agad?
Wala pa nga yung tanong eh. Okay yan. Hindi pa mali ang ginagawa ko. Hindi, walang mali. Diba, walang mali. Patama. Kaya hindi yan mali dahil ito ay patama. Okay. Ang tanong, kung nasa baba ang tuhod, ano to? Ulo! Ulo yan! Hindi, tuhod! Hindi, joke lang. Okay. Sa iyong palagay. Kanina pa akong hindi mapalagay eh. Ano ba? Ba't ba hindi nila ulo ni tatay, di ba? Yung baba ka eh. Naiinip na siya. Sa iyong palagay, kanino ka pinaglihi? Sa pantal o bukol?